mo naman. Okay lang yun, sis. Sis! Ano? Pagod ka na? Ba yan? Pagod ka na agad? Di pa nga tayo nakakalayo? Pagod na ako, sis. Di na kayang ipilit. Parang baliw to. Hindi pa nga tayo nakakaisang ikot eh. Doon tayo galing, oh. Layo na kaya nun. Tara, punta tayo dun, oh. Wow, what an art! Super detailed. But nang sumiklab ang rebolusyon laban sa mga Espanyol noong 1896 ay 84 na taong gulang na si Aquino. Ngunit hindi naging sagabal ang kanyang edad upang makapaglingkod sa mga Katipunero. Naging kanlungan ng mga Hapon at sugatang mandirigmang Pilipino ang kanyang tahanan at munting tindahan.
Nagtago si Melchora kasama ang ibang kababaihan nang malaman na kabilang siya sa mga nakakaalam tungkol sa himagsikan. Ngunit sa kabila ng pagtatago, hindi tumigil ang ina ng katipunan sa pagtulong sa mga sugatang katipunero. Oh.
Dahil sa pagkakasangkot sa himagsikan, hinuli siya ng gwardiya sibil at dumaan sa interogasyon. Tumanggi siyang magpahayag ng kaalaman ukol sa mga gawain ng katipunan. Ipinatapon siya ng mga Espanyol sa Guam sa Islas Marianas. Binansagang Tandang Sora si Melchora Aquino bilang pagkilala sa kanyang paglilingkod at pagkakanlong sa mga kababayan noong himagsikang 1896 kahit na siya ay nasa katandaang gulang na. Itinuturing siya bilang ina ng Rebolusyong Pilipino, ina ng Katipunan at ina ng Balintawak. Bilang pag-alala sa kanya, inaalayan siya ng Gumamela, panglabing isang uri ng Gumamela. Ito din ang inaalay sa iba pang babaeng bayani na Yumao. Para sa kalayaan ng Pilipinas. Tama ka dyan. Ano, isang ikot pa? Tara!